লাইভ কোথায়? লাইভ লাইভ কোথায়? হ্যালো, লাইভ না পোতায়? চাকরিত লেন তায়? আনু গে মানডে? ইয়েস, মানডে বাঙেন? ওকে, মানডে পালা, টিউসডে, টুমোরো। অলরাইট, লাইভ না পোতায়ো গাইস। কে না সুন্দর মনে মুখমুদা পান্তা ওম আবান পিতা ওম এরা ওই আয়ো নঞ্জন সে আতি সিনা গেলেন আতি সিনা পাকি পাশ মন্দলেন ডোন। গুড ইভিনিং নঞ্জন আতি সিনা না মেন সি পাকি আতি সিনা না মেন। All right. Wow, I want to tell them JT a beating. Ah, so you're busy. Yeah, I'm here. All right, sorry. The golden rule. Yan po ang ating topic. Sa gabing ito, ano ang golden rule? Golden rule is also a golden formula. Ito ay greater truth ng mga paraan, mga formulas. Andiyan na po kayo? Okay, pwede na. Good evening po, Ate Gemini. Diyan pala si Ate Gemini din. Alright. The golden rule. Bago tayo pumunta sa golden rule, gusto ko pong may maunawaan tayo mga Kristiyano. Alam mo itong tinuturo natin, maging ako po noon, tagal din ako nag-deacon, nag-preach, bago ako ma-ordain, nag-preach na rin tayo, humawak tayo ng napakaraming cell groups, 6 days a week, wala pong sweldohan yan, walang allowance binibigyan ng church. Pero gusto ko talagang maranasan ang sinasabing salita ng Diyos. Marami tayong hindi pa, siyempre lesser to taros ang alam natin, no? Kaya naunawaan natin ang karamihan sa atin. Medyo hindi man masyadong manguya, darating din ang panahon katulad ko na manguya din natin. Kaya patuloy pong ating paghahalungkat. It is the glory of God to conceal a thing. But it is the glory of kings to search out the matter. So, tayo po'y ginawang kings and priests, kung hindi naman tayo si-search out, hindi po natin masabi na naisa sa buhay natin pagiging mga hari natin. Ha? Parang ganyan. Alright. Punta tayo muna po bago tayo mag-pray sa Colossians chapter 1. Gusto ko maunawaan ng bawat Kristiyano ito. Kasi nung araw, panahon ko, wala nagpaunawa sa akin ng ganito kaganda. Alam nyo ba nung panahon na talagang gusto ko matuto. Gumigising po ako ng madaling araw para panuorin, pakinggan yung mga television na tele evangelist na sabi nila o preachers. May Amerikano, may Afrikano, may Koreano, may Pilipino. Gusto ko lang talagang malaman alin ba dito ang tama, kasi bago ako eh. Ngayon sa unti-unti mayroon akong nakikita na liwanag, no? Unti-unti sabi ko, iba itong preacher na ito. Teka, tutukan ko nga ito. Banang-uli, nakikita ko bumabalik sa dati. Okay, maraming libro po tayo pinagbibili, ah. Ang mamahal ng mga
books noon na maliliit lang. Ang mga concordance, libo ah. Pero binabasa ko, binibili ko. Mga Bible study guides. Pero may kulang eh. Sabi ko, teka, okay na rin. Pero parang may butas sa puso ko. Kaya po nag-aral tayo mabuti. Ha? Nag-aral lang tayo sa Bible school. Meron tayong online na pinag-aralan. May physical. Mayroong sinasabing correspondence. Okay rin ang iba. Pero karamihan, hindi. Okay lang. No? Anyway. Basahin po natin. Colossal chapter 1, verse 15. Hanggang, gusto ko manuha natin sino ta. 19, kung pwede tayo dumako sa 19 bago tayo mag-pray. Colossal chapter 1, verse 15 to 19. Ikaw at ako ito. Ha? Ikaw at ako. Ang isa sa malaking problema sa Kristyanismo po ay kapag tayo Kristiyano na, hinihiwalay natin ang ating sarili sa Diyos. Yan po, nananakawan tayo. Yan po malaking pagnanakaw. Ang pagnanakaw po ay hindi magawa ng sino mang demonyo hanggat hindi po siya gumagamit ng salita. Dahil mayroon pong prinsipyo sa 1:1:3, walang nagawa na anuman ng hindi sa pamamagitan ng salita. Yan po ay batas. Principle na napaka-epektibo sa invisible realm, sa mundo ng mga espiritu. Kaya alam po ng Diablo na formula yan, epektibo yan. Kaya wala po siyang gagawin kundi ibigay, ipropose, imungkahi ang kanyang salita. Sa oras na tinanggap natin yan, magaganap po ang gustong maganap ng kalaban. Ulitin ko po, wala pong magagawa ang Diyos maging demonyo nang hindi po siya gagamit ng salita. Sa oras ng salita, naging paniniwala o belief, yan po ay Diyos ng tao. Huwag mo na hanapin ang Diyos sa labas mo. Lahat ng klaseng Diyos ay kayang isakatuparan ng tao. Gusto mo maghirap? Hindi mo kailangan ng Diablo. Pakinggan mo lang salita niya. Hindi mo rin kailangan ng Diyos para maghirap. Walang Diyos na makapangyarihan na pwedeng makialam kapag naniniwala ka na mahirap ang buhay. Na wala nang pinakamakapangyarihan sa mundong ito kundi ang iyo at ang aking paniniwala. Basahin niyo po nung nagpagaling si Jesus. Kung may mabasa kayo na, sige, humayo ka, pinagaling na kita. Laging sinasabi ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng pananampalataya. Ibig sabihin ng pananampalataya mo, paniniwala mo. Ibig sabihin, pinagaling ka ng Diyos mo. Ang Diyos mo, pananampalataya mo. Sa Diablo naman, paniniwala mo sa sinabi niya, may hirap ang buhay, may sakit ka. So, ganyan po. So, dito, ating pag-usapan ng formula. Very, very effective formula. Ha?
Verse 15 ng Colossa chapter 1. Sa King James ko po babasahin, si Kristo ito, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Sa Tagalog. Verse 15. At siya ang ulo ng katawan. Oh, no, no, no. Wait. Verse 15. Apay, lakay, apay. Wait lang. Doon tayo sa 15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Panganay? Lahat po ng nilalang. Ha? Take note. Lahat ng nilalang. Kasama po ang lahat ng magagandang bagay. Kasama po ang healing. Ngayon, may mababasa tayo dyan na hindi na isulat sa principle na ito. Kung si Kristo ang nakikita na hindi nakikita ng Diyos at panganay o simula ng lahat ng mga bagay, at sigurado ko lahat ng mabubuting bagay ito, ang demonyo naman na prince simula din of the power of the air, simula din ng lahat ng mga bagay na sang-ayon sa kanya. Ha? So simula sa simula. Doon sa Epeso chapter 2 verse 2, siyang prince, simula, pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Example ng hangin, tawag sa amin sa Ilonggo, mahangin, ginapiko, ginapala, pero hindi totoo yung ganyan. Nung panahon po ng sakada, kahira, panahon ng wala pa itong mga Google, wala pa itong mga internet, bago po kumain ang mga Ilonggo, lalo na doon sa sakada, tawag namin, doon sa mga taniman ng tubo, pipiko muna sila, papala. Kaya lang sa Malaysia nga ng mga Tagalog, ginawa nilang biro. Pero ang totoo niyan doon sa Negros, lalo na, dahil doon po nagsimula ang mga, doon po maraming asyenda, bago po kumain ang mga Ilonggo, nagtatrabaho noon, magpipiko muna yung gukay at magpapala. Kaya sinabi nilang parang biro, sa amin, ginapiko, ginapala ang pera. Pero ang ibig sabihin ng Ilonggo noon, kasi iba kaming Ilonggo magsalita, kala naman ng Tagalog, yun ang pagkaunawa niya, katulad nito. Binabasa po natin ito sa salitang Hebrew, ito sinulat, or sa Greek, isinalin sa Tagalog at sa, o sa English sa Katagalog, ay minsan naiiba ang tono o ang espiritu ng pananalita. Kaya po sinusuyod natin sa simula o sa original na pagkasulat. Katulad halimbawa sa Iloilo, ang salitang paa sa Tagalog, sa Iloilo po ang paa, kita po yan. So, nung sinabi ng Ilonggo na ginapiko, ginapala, siguro, ibig niyo sa'yo, nagpapala muna kami, nagpipiko bago kami magkapera. Kasi ganun din ang buhay talaga sa sakada eh, doon sa asyenda. So, hindi po nangahulugan na sobra silang mayaman. Hindi po. Kaya lang, dahil nga medyo mahangin kami. Noon ha, hindi ko lang alam sa iba. Ha? Naturingan tuloy na mayabang kami. Totoo naman, sa nakagisnan ko noon, pasok mo sa restaurant, umorder ka, at may cokes, kasosyalan. Hindi mo inumin yun. Konti lang, titikman mo lang, iiwan yun.
order ng pansit o chapsoy tarnon or whatever, yung nakwento ko na, yung batsoy. Iigupin lang sabaw noon, konting kain, iiwan na yun. Ganyan kasi kami, ginapiko, ginapala pera. Kahit gutom na gutom. Anyway, joke lang po, pero nangyari yan sa aking panahon nung nandun ako. Anyway, tuloy po tayo. Baka mapahaba tayo, 20 minutes na agad, sorry guys. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay simula, ibig sabihin ng panganay, ng lahat ng mga nilalang. O, the firstborn of every creature. Creation is in travail. Why? Ang firstborn, hindi nila nakikita. Sila kasi ang simula. Ang firstborn. Ang simula ng lahat ng bagay. Sino si firstborn? Si Jesus. Pero mayroon po siyang katawan. Si Christ. Tingnan natin mamaya. Verse 16. For by Him are all things created. All things created. Lahat ng bagay. Dito sa salita na ito, sa verse 16, pwede mo tanongin, eh di siya naggumawa ng demonyo? Huh? Sapagkat sa kanya, nilalang ang lahat ng mga bagay. Siya gumawa ng kamatayan. Siya gumawa ng sakit. Lahat ng bagay. Siya gumawa ng kahirapan. Hindi po. Hindi po. Totoo na walang nagawa ng hindi sa pamamagitan ng salita at ang salita ng katawang tao. Totoo po yan. Ngunit ang lahat ng ginawa ng salita na nagkatawang tao at siya ngayon, ikaw ngayon ang kanyang katawan ay puro po mabubuti. Ang nilalang po ng Diyos, mga anghel. Nung dahil sa pride nga, na piko ginapala. Itong leader ng mga cherubim na anointed cherub na siya po ang light bringer ng Diyos, nagrebelde po siya sa tao o sa Diyos. Kaya po ginawa niya sarili niyang rebelde o rebellious o rebellion. Ito. Ngayon, dahil po dyan, ginawa niya ang sarili niya Satanas. Dati po si Lucifer siya. Hindi po ang Diyos ang gumawa. Sabi ng Diyos sa kay Adan, ang lahat ng mga punong kahoy ay pwede mong kainin kasama yung tree of life doon. Pero winarningan siya. Ngunit dyan sa punong kahoy na yan, huwag mong kainin. Pag kinain mo yan, walang pasubaling mamamatay ka. So sino po kumain? Tulog yung kamatayan doon. Kinain ni Adan. So, sino po ang pumatay sa sarili niya? Si Adan ah. So, tuloy natin. Wala tayong time. Ibang topic na naman niya. Ati Sina. Sapagkat sa kanya nila lang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Ba matindi? Na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Siya rin naglala. Maging mga luklukan. Luklukan ibig sabihin mga upuan ito ng makapangyarihan. O mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa kanya. Ukol daw sa kanya. Ha? Tuloy natin ha. Ba sabihin niya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. Gusto ko po maunawa natin ito. Una sa lahat ng mga bagay, siya. Pupunta tayo sa golden rule, no? Sana matandaan natin, guys. Sana matandaan natin. Si ako, inire-remind ko ng sarili ko rito, eh. Magpaalalahanan tayo. Okay? Lahat ng mga bagay, nilalang sa pamagitan niya at ukol daw sa kanya, para sa kanya. Alright? At siya ay una sa lahat ng mga bagay.
Una po siya sa lahat ng mga bagay. Una, una. Wala pong bagay kundi siya muna. Siya muna pa, bago nagkaroon ng mga bagay. Malinaw po? Wala talagang signal ang Cavite. Lipat ka nga dito, Ate Sheena. Para dito ka rin mag-post. Hayaan mo na muna sina, sino ba nandyan? Sina Kuya Dindo nandyan. Dito ka naman sa preacher para may taga-post ako dito. Verse 17. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. Tandaan niyo po, una siya. Ito po ang larawan ng Diyos na di nakikita. Tandaan po natin. Kaya siya larawan dahil siya po ang may buto at laman. Nakikita po siya. Siya ang larawan o nakikita ng Diyos na di nakikita. O, tandaan niya. At siya ang simula o una sa lahat ng bagay. At ang mga lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Verse 17 po yan. Wala pong buhay ang lahat ng bagay kung wala siya. At siya po ang una. Golden rule. Verse 18. At siya ang ulo ng katawan. Oh, sandali, eto na. Siya ang ulo ng katawan sa makapagbagay ng iglesia o ng church. Kung siya ang nakikita, dito sa verse 15, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, panganay o simula ng lahat ng mabubuting bagay at naglalang ng lahat ng bagay, sa verse 17, siya una sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, nandiyan muna siya bago magkaroon ng bagay. Siya ang una. Gusto ko manuha natin po. Gusto mo maglalang ng pera? O gusto makita ang pera? Gusto mo makita ang kanyang trabaho? Ikaw daw ang kanyang katawan. So ikaw muna bago makita ang pera. Bago malalang ang pera, maging pera ka muna. Paano? Gusto magkaroon ng kagalingan, maging kagalingan ka muna. Dahil ikaw ang katawan ng ulo na ito na nakikita ang Diyos at ang ulo na ito na may katawan na ikaw, iisa. So kung isa kayo, ikaw ang una sa lahat ng bagay. So walang bagay na hindi ka muna mauna. Sabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng kagalingan. Hindi pwede yan. Kasi sinabi niya, pinagaling ka na. Sino sinabi niya, pinagaling ka na? Ikaw muna una. Maging pinagaling ka muna at makita mong kagalingan. Dahil ikaw at siya ay isa. Verse 17, at siya ay una sa lahat ng bagay. Kasama po ang kagalingan at karangyan. Verse 18, na siya ang ulo ng katawan. Malino po. Ang katawan ng ulo, isa. Sa mga tuwid bagay ng iglesia o ng church, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay. Ibig sabihin, panganay sa mga patay, bumangon ito mula sa patay. So kung may katawan siya, ang katawan niya bumangon din mula sa patay. Kung bumangon na mula sa patay, hindi na siya pwede patay. Talk to me. Ulitin ko, ha? Ayan, nandiyan si Ate Sina ko. Kung ang ulo ay may katawan, at sigurado na may ulo, may katawan, kung may katawan, may ulo, at ang ulo na ito na isa sa katawan ay simula ng mga bagay dahil siya ang nakikitang hindi nakikitang Diyos at siya rin ang simula na nakikita at hindi nakikita ng mga bagay katulad ng hangin, hindi mo nakikita pero nadadama mo, siya rin ang simula niya. Mabubuting bagay. So dahil ikaw ang may katawan na ngayon, ikaw na nakikita na hindi nakikita. Dahil ikaw ang katawan niya. Siya ang ulo eh. Gusto ko po makuha natin ito, guys. Dahil napakatagal nating nabulag.
At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, verse 18, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay. Ibig sabihin ng panganay sa mga patay, siya ang unang namatay. Sumunod ka at ako. Pero bumangon na siya mula sa patay. Kung bumangon siya mula sa patay at siya ang unot ikaw katawan, hindi ba't bumangon ka rin? Hindi ba siya naghari sa kamatayan? Hindi na siya kayang patay. Ito ang ating medyo mabigat-bigat din kasi nga sinanay tayo na ang tao ay likas na makasalanan kaya siya na mamatay. Kaya hanggang ngayon, ang bukang bibig ng marami, likas siya ng makasalanan. So, likas siya ang mamamatay. Ibumangon ka na mula sa patay. At sinabi pa sa 1 Corinto 6:11, binanal ka na. Wala pong banal na namamatay. Walang banal na kayang patayin na kamatayan. Wala po. Si Adan lang. Si Adan lang po na kaya niya. Dahil siya ay inosente. Tayo hindi inosente. Alam natin ang mabuti at masama. Ngunit, binanal tayo. Si Adan, banal din siya maturingan. Ngunit hindi niya alam ang mabuti at masama. Hindi niya kayang pagharian ang kamatayan. Sa atin, dahil tayo binanal, malino na sa Bible, pag tinanggap natin kasaganaan ng grasya at ang biyaya ng katuwiran, maghahari tayo sa buhay. Hindi na maghahari ang kamatayan sa atin. So kung hindi mo paniwalaan yan, hindi yan ang Diyos mo. Dahil ang paniwala mo, ang Diyos mo. Kung naniwala ka na mamamatay ka pa rin, dahil likas ka makasalanan, ibig sabihin na mamatay po ay hindi sa oras pinatay ka ng Diablo. Dahil dumating dito ang magnanakaw na ito para magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating si ako nga para bigyan tayo ng buhay Diyos. At ang buhay Diyos na ito, hindi kailanman kaya ni kamatayan. Kung paniwala natin. Dahil ang Diyos po ng bawat tao ay ang kanyang paniwala. Kung naniniwala siyang magkasakit siya, magkakasakit siya. Kung naniniwala siyang tatapusin siya ng COVID, tapos siya. Yan ang Diyos. Hindi kaya. Walang Diyos po na pwedeng hadlangan yan. Ginagalang ng Diyos kasi hindi siya ng tao ang kanyang paniniwala. Kaya nga, John 3:16, sino man daw sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Hindi sinabing sino man ang pasusunurin niya. Hindi po. Sino man ang sumampalataya o maniwala sa kanya, maliligtas. So, ang Diyos lagi nagsasadyas. Ang demonyo din ganun. Hindi sila pwede kung walang salita. Kaya huwag po natin ugaliin na, Lord, itinataas ko sa iyo lahat. Oh, Lord. Ikaw lang pag-asa namin. No. Hindi po pwede yan sa Diyos. Noon po yan, nang wala pa tayo buhay Diyos. Hindi pa tayo katawan ng nakikitang Diyos. Katawan ng hindi nakikitang Diyos. Siya ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Kristo, si Jesus. Ikaw ang katawan. Sino may nakikita? Di ikaw, dahil ikaw may buhay Kristo. So ikaw ngayon ang larawan ng di nakikitang Diyos. So dahil diyan, ipinasa na sa katawan dahil sa katawan po ang may authority sa visible world, sa mundong nakikita. Lahat ng bagay, ikaw daw ang simula. So, mong sabihin na, Lord, pagalingin mo kapatid ko. Hindi po ganun. Ikaw ang simula. Pag sinabing pagalingin mo, malinaw na may sakit ang kapatid mo. Malinaw na pagharian siya ng kamatayan. Ikaw ang simula ng kagalingan. Lahat ng bagay, sama kagalingan. So, ano gagawin mo? Ikaw may responsibilidad. Huwag mo sabihin na pagalingin. Ikaw ang kagalingan, ikaw ang simula ng lahat ng bagay. So, simulan mo sa'yo. Simulan mo sa pananampalataya. Ha?
Pero sa itin at siya ang ulo ng katawan sa makawid bagay ng iglesia na siya ang pasimula. Siya, ulo, ikaw ang katawan. So, iisa. So, pwede ko bang sabi na ikaw na ngayon ito? Dahil ikaw na nakikita eh. Nakita mo pa ba si Jesus? Humarap ka sa salamin, makikita mo siya. Siya ang ulo, ikaw ang katawan. Ang panganay sa mga patay, bumangon na. Upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilan. Dito sa King James Version, verse 18, and He is the head of the body, the church. Ayan. Hindi po iglesia ni sino-sino man, ha? Church po ito. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all ang things po, tingnan mo rin, things. Naka-italic. And in all, lahat po, sakop, hindi lang things. In all, He might have the pre-eminence. Tingnan natin ang pre-eminence. First in rank. To be the first. Panganay, simula. So, gusto mo ng kagalingan, hindi po ito magsimula kanino man. Hindi mo po ito mahanap sa labas mo. Hindi rin po ito mahanap sa ibang tao. Kung ikaw ang katawan ni Kristo. Dahil ikaw na ngayon nakikita, so nakasalalay lahat sa iyo at sa akin na nakikita na may buhay Kristo, ang simula ng lahat. Kasama po ang kasaganaan lahat na. Alright? Verse 19, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Pero tingnan mo, dito sa King James, wala po naka-italic ang the Father. Ang sabi lang, for it please that in Him should all fullness dwell. Fullness dito sinasabi, lahat. Nakikita, hindi nakikita. Alright? So mag-pray tayo para magandungan natin, ha? Father Almighty, Abba, Daddy, Holy Spirit, aming Ama, ipaunawa niyo nga po sa bawat isa sa amin ito, dahil ito Espiritu at ikaw ito. Ang aming mga espiritual na pandinig at paningin ay aming binubuksan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus sa gabing ito upang ipaunawa mo sa amin ito ayon sa kaisipan ni Kristo Jesus na siyang aming kaisipan, aming ulo, upang maging malinaw po sa bawat isa. Salamat po sa dugo ng kordero mo, si Jesus Kristo ng Nazareth, na walang humpay, walang tigil na naglilinis sa amin, sa loob at sa labas namin. Thank you, Father. Salamat, Jesus Christ of Nazareth, our Lord. Salamat, Ama, Abba, great I am. We give you back all the honor and the glory and the dominion sa pangalan ng aming katuwiran na siyang aming buhay, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, we dispatch you again, guys. In 2021, go forth. And I give you all the permission in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth to take care. Ayusin, pangalagaan ang lahat ng para sa amin at dalhin sa amin. In the mighty name of Jesus Christ, I charge you guys, angels of God. Amen. Amen. Hallelujah. We take authority. So, dahil dito sa premise na ito, o sa spirito na ito, gusto ko po kunin natin dito ang principle ng o formula ng sinasabing golden rule. Alright? Okay, punta tayo sa golden rule. Meron ba kayong kahilingan sa Diyos katulad ko rin na napakadagal na noon na hiniling natin, hindi pa rin naibigay?
Alam nyo ba na magpatotoo tayo pero matatagalan tayo? Saka na lang, ha? Alright. Punta po tayo sa formula. Formula, nandiyan ba Ate Tere? Nandiyan ba sila? Sabi mo, pumunta na rito. Dito tayo sa Matthew chapter 7. Golden rule. Iwan ko sa inyong mga Bible, sa akin dito mayroon golden rule. Okay. Epeso, oh no, no, sorry. Matthew 7, simulan natin sa verse 7. Nakinig mabuti guys, hindi po ito haka-haka. Ito ay formula. Hindi natin na pagtanto noon, hindi natin na narunig noon. So ngayon marunig natin, marahil. Ngayon lang narunig ng karamihan sa atin, maaaring medyo makaiba ang ating marunig. Pero pakinggan niyo po mabuti kung gusto niyo po. Kasi kung yung dati nating paunawaan o belief ay hindi naman po nasagot ang lahat ng ating katanungan, at hanggang ngayon napakarami pa rin po ang hindi po natatanggap, ang matagal na nilang hinihiling na mabuting bagay naman at mabuti naman ang Diyos, bakit hindi na ibibigay? Ha? So, nga naman nang makinig tayo saglit at maunawaan po natin ano ang formula. Verse 7, Matthew 7. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Tagalog. Magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kasusumpong. Magsituktok kayo, kayo bubuksan. Si Jesus po na ulo ng katawan ang nagsabi nito. Sa pagkasabi niya nito, wala pa po siyang katawan. Ha? Di pa siya namatay. Wala pang buhay Kristo kausap niya rito. Ngunit, ito ay principle. Ha? Verse 8. For everyone that asketh, receiveth. Gusto ko mapagtuunan ng ating pansin ito. Yung verse 8. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. Humingi ka na ba, kapatid? Tumanggap ka ba? O hindi pa? Kung hindi pa, pakinggan mo po ito. Nasiguraduhan ito eh. May mga kahilingan ba tayo sa Diyos na dapat hawak na natin? May mga kahilingan po na hindi pa po nahahawakan dahil future pa po ang ating hinihingi. Alimbawa, katulad ng Ate CJ, hiningi niya sa Lord na maging doktor siya, siyempre, narinig na ng Diyos, nabigay na sa kanya, pero sabi nga sa preaching niya, may panahon. Mag-aral ka muna para ka maging doktor. Pero pwede ka rin naman maging doktor ngayon na. Ngayon na. Dahil hindi medical o medicine lamang ang paging doktor. Para naging teacher ka ng gospel, ng good news, ang tawag sa'yo didaskalos. Nang ibig sabihin sa Greek ay doktor. Madadiagnose mo ngayon kung tama o mali o may sakit ang belief o paniniwala ng tao. Doktor lang po nakakagawa niyan. Kaya sa ministry mayroon pong didaskalos o teacher. Iba po ang pastor, iba po ang teacher. Marami pong pastor na teacher din. Po, ba't hindi po ang pagpapastor? Baka hindi niyo po alam. Ang papastor po ay matyaga. May mga tao hindi matyaga. Ang pagpapastor po, pag nakita niya, ano ba naman to? Ano ba naman to? Oh Lord, ano ba to? Pigilin mo ako. Na pag-usapan natin kung ano ang sinasabing golden rule. Okay? Okay. Bakit ba pinaligoy-ligoy ko pa? Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap. Bakit humingi ka? Humingi ka na ba? Ba't hindi natanggap karamihan sa atin? Bakit? Marami tayong hiningi. Ba't di man natatanggap na dapat matanggap na natin? Halimbawa, healing. Kailangan mo ngayon. May sakit ng kapatid mo. Kailangan mo ng healing. Kailangan mo na ngayon. Hindi bukas. Hindi sunod na linggo. Hindi, ngayon na yun. Healing yun eh.
Sabi niya, ba't humingi? Tumatanggap. May maraming hindi tumanggap. Bakit? Anong klaseng paghingi? At ang humahanap ay nakakasumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. Bakit mukhang hindi nabubuksan? Maraming experience tayong gano'n. Verse 9. O anong tao sa inyo? Oh. Na kung siya'y hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay. Sino sa inyo ang humingi ng tinapay, mapagmahal kang magulang, bibigyan mo ng bato? Abe, pero bakit marami tayong nakikita na humihiling talaga sa Diyos? Katulad ng kagalingan. Pero bakit namatay? Hindi gumaling. Ba't ganun? O nangyari? Kasi may golden rule. Nabasa natin kanina yung mga paliwanag doon sa Colosa at i-apply natin dito. Verse 10, at kung hingian siya ng isda, eh bibigyan niya ng ahas. Oh, come on. Umiling ka ng kagalingan tapos namatay sa sakit. Hindi pwede yun. Malinaw yan, no? Sabi ng Diyos. Sabi mismo ni Jesus eh. Eh bakit maraming umiling ng kagalingan hindi naman gumaling? Bakit? No? Alam mo yung paniniwala natin, yan po ang Diyos natin. Huwag kayo sumang-ayon doon sa ipasa mo ito, high post mo ito, pagpapalain ka. Bukas tatanggap ka ng milyon-milyon. Kapatid, please, nakikiusap ako. Iwanan mo yan. Hindi po ganyan ang tunay na Diyos. Kagaganon mo ng kagaganon, ibang Diyos yan, kapatid. Diyos din yan, dahil yan ang paniniwala mo, pero hindi yan matutupad. Dahil hindi yan golden rule para sa pagpapala. Makinig ka mabuti. Please, tama na yung ganyan. Takal natin natuturuan eh. Ha? Please. Pakinggan niyo po. Verse 11. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya? Tingnan niyo po. Nagbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa kanya. Sigurado, nagsihingian tayo. Baka libong beses na tayo nagsihingi. Bakit maraming hindi nakakatanggap? Ang sabi naman niya, magsihingi kayo. Ano ba sa atin kung ano-ano sinusunod natin, mga post na ganito, ganon. Ipasa mo sa 12 mong kaibigan at tatanggap ka bukas ng ganon. Hindi po ganon. Oo, naunawaan ko. Ganon din ako noon. Kala ko tama. Pero ngayon, iba na po. Iba na. Nabasa natin sa Colosa kung paano po ang pagpaputupad, pagsitas ng golden rule. Okay. So, patupad natin. Meron tayong 13 minutes, 12 minutes. Okay. Ito na ang golden rule, verse 12. Ito po ang golden rule. Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo gayon sa kanila, sapagkat ito ang sa kautusan at ang mga propeta. Tingnan niyo po sa English, sa King James Version. Therefore, conclusion na ito, sa makatuwid, all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophet. Dito ko mapupuna mo ang kinausap dito ni Jesus ay ang mga Hudyo na kinig sa kanya.
kung mapupuna mo ito ay mahabang pag-preach ni Jesus eh. Nagmula ito sa chapter 5. Nandun siya sa the Beatitudes. Nandun siya, sabi dito sa verse 1 of chapter 5, seeing the multitudes, he went up into a mountain, and he was set. His disciples came unto him, and he opened his mouth. Blessed are they, blessed, 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 salt and light of the earth. Ang kausap po niya dito actually, yung nakikinig sa kanya. Hanggang dito sa chapter 7, ang kausap niya ay ang mga nakikinig sa kanya. Hindi po niya kausap dito, hindi nakikinig. Ha? Now, golden rule. Verse 12, chapter 7. Therefore, all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law and the prophet. Bakit sinabi dito sa Tagalog? Kaya nga, lahat ng mga bagay na ibig ninyo sa inyo gawin ng mga tao. Bakit tao? Lahat ng mga bagay. Pero binanggit ang tao. Gawin naman ninyo ang gayon sa kanila sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta, ibig sabihin ng propeta dito, ito po yung prophecy at kautusan. Sinabi ko kanina, hindi pa siya nagkatawang tao dito. No, hindi pa siya namatay at nabuhay na maguli, wala pa siyang katawan na ikaw at ako. Kung natandaan ninyo, wala tayong panahon na paliwanag, dito makikita mo dito na si Jesus, nung siya ay nananalangin, naging tatlo siya. Si Moses at si Propeta Elijah. Nagre-represente si Moses ng kautusan. Nagre-representa naman si Elijah ng mga pinahayag o pinrapisay ng mga propeta. Ibig sabihin si Jesus na ulo mo at ulo ko ang katuparan at tumupad ng lahat ng batas at lahat ng pahayag o prophecy. So ito ang ibig niya sabihin. Ngunit hindi ito na pag-unawa ng mga kanyang disipulo dahil noong panahon na yon, wala pa naman silang banal na espiritu. Pero sa iyo at sa akin, dahil bumangon na tayo kasama ni Kristo, siya ng ulo tayong katawan at may banal na espiritu na may isilipan na tayo ni Kristo na espiritu, maunawaan natin ito. Bakit sinabing tao? Ito po mabigat-bigat ito. Dahil sa mundong ito, ang authority po dito, tao. Tao po. Kaya kung sa tao na siyang simula o siya may authority sa mundo, hindi natin magawa maging simula ng mga mabubuting bagay sa pamamagitan nila. Hindi po natin nagawa ang golden rule na tama. Example, anuman ang itinanim mo, aanihin mo. Anumang ibinigay mo, babalik sa iyo, siksik, liglig, umaapaw. Men din, mga tao rin magdadala sa iyo. Bakit? Ang authority nga po, tao. Ikaw at ako. So, ang ating itinatanim, ang ibinibigay, ay naging tayo muna. Wala po tayong ibinibigay maliban sa sarili natin sa pamamagitan ng ating belief, sa pamamagitan ng ating paniniwala. Yan po nga ibibigay natin. Example, nakaharap mo itong tao na walang-wala.
ang bukang bibig niya, mahirap ang buhay. Mahirap lang siya. At ibinibigay niya sa'yo. May binibigay siya dahil ang binibigay niya ay ang katauhan niya. Ang ibinigay mo ay katauhan mo rin. Wala po tayong naibibigay. Kahit na magbigay ka ng pera, yan ay ibang klaseng pagbibigay. Material na bigay. Hindi po yan ang simula o pangulo ng lahat ng bagay. Bagay yan eh. Tayo daw na katawan ng ulo ang pangulo simula ng lahat ng bagay. Kaya itong pera na binigay mo, hindi yan ang simula. Ang tunay na naibibigay ng tao ay ang kanyang sarili. So ikaw ngayon, nakinig sa kanya, siya ang unang nagbigay. Ang binigay niya, sarili niya actually. Nung sinabi niya, Pastor, ang hirap po ng buhay. Pastor, may sakit po ako. Ibinibigay niya sarili niya sa'yo. Pag tinanggap mo yon, yun din ang ibibigay mo sa kanya. Golden rule. So, pareho kayo nagbigayan. Ngunit, ang bagay na sinimulan ninyo, dahil kayo ang simula ng lahat ng bagay, ang mga bagay na nasimulan ay kahirapan. Nag-guess ninyo? Ha? Sa tao muna. Kaya pag humarap siya sa iyo at ibinigay niya ang sarili niya, ang sabi niya mahirap ang buhay, nagbigay po siya. Pag tinanggap mo, yan ang ibabalik mo sa kanya. Eh, ikaw ang may alam ng tamang golden rule. Ano sasabihin mo? Ano ang ibibigay mo sa kanya? Ano bang gusto mo ibalik sa kanya o sa iyo ng mga tao? Anong gusto mo ibalik sa iyo? Sabi dito sa King James, therefore all things whatsoever you would that men should do to you, do ye even so to them. For this is the law. Ito ang katuparan ng batas at ng prophecy. Sa verse 13, enter ye in the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go, and there it. Because that straight is the gate and narrow is the way which leadeth into life, and few there be that find it. Tagalogin natin verse 13 hanggang 14, tapos mag-close tayo. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Ang golden rule po ng tama ay makipot. Lahat tayo makikiputan mamaya. Ha? Sigurado ako. Kasama niyo ako. Sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang doon nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumprong. Ang golden rule po na tama, makipot. Sobrang kipot. Shall men ang mga tao dadalhin sa iyo. Kapatid mo, kasambahay mo, nanay mo, tatay mo, lolo mo, anak mo, apo mo, nagsalita sa iyo nang mahirap ang buhay niya, may sakit siya. Ibinibigay po niya ang sarili niya sa iyo. Wala po siyang ibinibigay, kundi ang sarili niya. Ikaw ngayon, nakatawan ng ulo na simula ng lahat ng mabubuting bagay. Sabi niya, masama. Kaya masama ang kanyang katawan. Ngunit ikaw ang authority, kapatid. Dahil ikaw ang larawan
ng Diyos na hindi nakikita. Tao nga siya, pero sino ang larawan ng Diyos na hindi nakikita? Ikaw. Dahil ikaw ang katawan ng ulo. I-overrule mo. Sabi sa Isaiah 54:17, "And every tongue that rises against thee, you shall condemn." Lahat ng mga dila na nagsasalita sa iyo, laban sa iyo, ay husgahan hatulan mo. Hatulan mo! Ipatupad mo na ikaw ang simula ng gusto niya. Na tao yan. Yan ang authority. Pag sinabi mo sa kapatid, hindi totoo yan. Huwag mo sabihin siya, ikaw ang simula ng mabuting bagay. Baka bigla tumakbo, dahil di pa niya naunawaan. Pero deep within you, as a man think it in his heart, kung anong inisip niya sa loob niya, ganyan siya. Kapatid, hindi mahirap ang buhay. Bukas makalawa, pakinggan mo ako. Sinasabi ko siya simula. Babalik ka sa akin. Mapapatunayan mo na sobra kang mahal ng Diyos. Dahil ang golden rule ay hindi yung humiling ka sa Diyos, kundi ano ang paniwala mo. Paniwala mo mahirap ang buhay, kapatid. Golden rule yan. Yan ang hinihiling mo sa Diyos. Baka hindi niyo po alam. Ang sinasabing humiling, hindi po hiling na katulad natin. Ang hiling sa Diyos, nung sinabi niya, pinagaling ka na, simulan mo sa puso mo. Ikaw ang simula ng kagalingan. Sinabi ng kapatid mo, gusto kong gumaling. Andito ako. Ako ang simula ng lahat ng bagay. Sinabi ng ating Ama, pinagaling ka na. Sisimulan ko sa akin. Dahil ako ang simula ng kagalingan. Kapatid, sa pangalan ni Jesus, pinagagaling kita. Golden rule. Maging ikaw at ako muna ang kagalingan bago mo masabing humihingi ka sa Diyos. At yan ang naibibigay mo, na itatanim mo. Maging karangyaan ka muna, kaya ka nagbibigay ng pera. Tumutulong. Bakit? Ikaw ang reservoir, dam ng pagpapala. Ikaw ang simula. Hindi ka nagbibigay para pagpalain ka. No, hindi pera po. Ikaw muna, simula ng lahat ng pagpapala, dahil ikaw ang nakikita larawan ng Diyos na hindi nakikita. At dahil dyan, ikaw at ako ang simula ng lahat ng bagay. Simulan mo muna, ano gusto mo? 10,000, 20,000. Maging ikaw muna ang 20,000. Dahil hindi lamang 20,000 ang sinabi ng Diyos. Si Efeso 1:3. Lahat ng uri ng pagpapalag espiritual. Maging ikaw muna sa Spirit. Golden rule. Kumatok ka na ba? Hindi ka nabuksan. Bakit? Akala mo katok-katok ng paghingi, pagmamakaawa, na hindi natin naunawaan na tayo na ngayon ang katawan ng ulo na larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ano man talian mo sa mundong ito, nakikita. Tatalian sa langit. Sunod lang ang langit kung ano desisyon mo. So ang paghingi, ang pagkatok, ay hindi po ganyan sa panalangin natin noon. Pag naging ikaw ang kayamanan, pag naging ikaw ang trabaho, pag naging ikaw ang kagalingan, banggitin mo! Dahil ang kapangyarihan sa mundong ito ay ang dila mo na bumanggit ng salita na katuparan mo na sa loob mo. Without the word,
pag walang salita. Walang nagawa. Magagawa lang ng Diablo pag sinabi mong may sakit ka. Papatayin ka niya. Dahil ikaw simula. Hindi lamang ng mabuting bagay, pati masama. Dahil ikaw may katawan. So, golden rule. Ano ka? Yan ang may tatanim mo. Yan mahingi mo. Yan ang makakatok mo sa ama mo. Golden rule. Maging tayo muna ang mga bagay na gusto natin matanggap. Maging tayo muna siya bago mo siya mabago. Dahil tayo ang ugat, root ng lahat ng tao sa paligid natin. Hindi lang alam natin noon. Alam mo ba na lahat ng tao pag nagpapastor ka, lahat ng members mo, ikaw ang ugat. Pag tiningnan mo siya, matigas talaga ulo nitong taong to. Titigas talaga ulo niya. E normal sa atin, di ba? Sorry. Member mo, matagal mo na tinuturuan, pero doon sa loob mo, nag-uusap pa kayo ng misis mo, alam mo itong si brother ganyan, grabe talaga, tigas talaga ulo. Kaya po sinasabi ito, hindi lang ikaw, ako rin. Ganyan tayo eh. Ngayon baguhin natin ha. Golden rule. Pag sabi ng misis mo, unang leader mo, pastor, pagpray natin si ano, o bakit? Grabe talaga, tigas ng ulo niya. Oh, sino anong binigay niya sa'yo? Itong leader mo mismo. Anong binigay niya sa'yo? Kumisa misis mo. O mister mo. Ibinigay niya sarili mo sa kanya. Ang sarili niya sa'yo. Ibinigay niya. When there are three or two gathered together in my name, there am I in the midst of them. Pag nag-agree ka sa asawa mo o sa leader mo, tapos. Yung member na yun, lalong titigas ang ulo. Pag tumigas ang ulo nung kakalabanin ka. Golden rule. Mga leaders, makinig. Buuhin muna dito ang mabubuting bagay. Buuhin, buuhin. Maging ikaw muna. Pagdating nyo sa prayer meeting, may mga prayer request. Ito tandaan natin. Ang prayer request na alam natin noon, iba na ngayon, ha? Ano yung prayer request mo? Pastor, salamat nakadalo ako dito. May mga ka-agreement ako. Bakit po? Ang kapatid ko po nasa hospital. Pero buong-buo ang katauhan ko na siya itatanim ko, ibibigay ko sa inyo. Pinagaling na ang kapatid ko. Ganyan po ang prayer request. Hindi po request na prayer request nyo po, pagalingin nyo po, pagalingin po ng Diyos ang aming kapatid. No! Hindi po yan prayer. Yan ang sinasabing, katok ka, hindi ka naman nabubuksan. Hingi ka ng tinapay, bigyan ka ahas o bato. Yan po nangyari. Dahil tayo po ang simula. Pag sinabi mo, Pastor, ipag-pray nyo po ang kapatid ko, may sakit po siya. Binigay mo ang sarili mo sa kanila. Ikaw naman, pastor, umagri ka. Sige po, pag-pray natin, pag-pray natin. Lord, pagalingin niyo po siya, pagalingin niyo. Lahat kayo nag-agree. Naging simula, masakit at kamatayan. Dahil pag sinabi mong pagalingin, ibig sabihin hindi pa siya pinagaling. Kinontra natin ang salita ng Diyos, umagri tayo sa salita ng kalaban. Siya po ang patay. So makinig po mabuti. May mga hindi nakikinig ngayon pagdating ng prayer meeting o pag church at may mga anong salita, bulungan mo. Kapatid, sandali lang. Bigyan mo ako 1 minute. Halika mo na rito, kausapin kita. May sakit ang kapatid mo. Sabi mo, opo, wala po siyang sakit. Please, baguhin mo sa loob mo muna para mag-agree tayo. Dahil sabi ng Diyos, pinagaling na siya eh. Hindi tayo pwede kumontra sa sinabi ng Diyos. Hindi natin pwede sa ngayon ang sinabi ng sino man na paliwas sa sinabi ng Diyos na dahil sa mga sugat ni Kristo, pinagaling na siya. Pwede? Baguhin mo muna. Bigyan kita 1 minute. Balikan kita mamaya. Okay?
Ang sabi ng Diyos, pinagaling ng kapatid mo. Wala siyang sakit, ibig sabihin, pinagaling na siya. Imposible man yan sa tao, posible yan sa lahat ng naniniwala. Dahil ang paniniwala mo, Diyos! Walang iba Diyos! Pag sinabi mo may sakit ang kapatid mo, Diyos yan! Masakit talaga siya. Pag sinabi mo mahirap ang buhay, Diyos yan! Maghirap talaga ang buhay. Dahil ikaw ang nagtatanim, nagkumakatok, humihingi sa pamamagitan ng paniniwala mo. Hindi po yung naniniwala, pabigyan ka ng Diyos, kahit na paniniwala mo, may sakit ka, pagalingin ka. No! Lord, magbukas ang klase ito. Ito, wala kayong pambayad ng tuition. Lord, bigay mo naman, bigay mo naman. May narinig ba kayo na bigay naman? Meron. Pero teka. Alam mo ba na nanay ko si Ruana, lolo ko si Ruano, maraming may sakit lumalapit sa kanila. Gumagaling. Kung nag-pray ka, bigyan ka ng pantuition, 15,000, nabigyan ka ng 14,000, 14,500, may kulang 500, naniwala ka na sinagot ng Diyos ang panalangin mo, nagkakamali ka, kapatid. Nagkakamali ka. Panlilinan ng Diablo para hindi ka umalis sa kamalayan niya. Patuloy ka magkaroon ng kabigat ang buwan-buwan, humingi sa akala mo tunay na Diyos. Nabibigyan ka rin, patutuwa ka pa sa church eh. Kay buti talaga ng Diyos. Kay buti talaga niya. No, kapatid. Ang Diyos mo, Diyos ng kakapusan. Yan paniniwala mo, bibigyan ka lamang ng ganyan. Yan po ang Diyos mo. Ang Diyos na totoo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Ay lahat ng uring pagpapala nakaabang sa iyo. Pero ang Diablo ng reliyon, papaniwalaan ka na Diyos na totoo nagbigay sa iyo. Pero totoo niyan, ang paniniwala mo yun na limitado. Kaya limitado ang buhay natin. Balik ka ng balik ng ganyan. Balik ng balik. Puro kakapusan dito. Lord, bigyan mo kami, kapos kami. Bigyan mo kami ng pantuisyon, bigyan mo kami ng ganito. Wala po kami. Turo mo kung saan kami kukuha. Yan ang Diyos mo. Pero ang sabi sa Kolosa 1:15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At siya'y may katawan. Ikaw at ako. Ang katawan ang may authority sa lupa. Kung ikaw ang nakikita ang Diyos na hindi nakikita at limitahan mo, puro kakapusan sa loob mo, yan ang Diyos mo. At hindi yan ang tunay na Diyos. Golden rule. Anong itinanim mo, yan ang anihin mo. Ang anumang naging ikaw, yan ang hinihiling mo. Yan ang kinakatok mo. Golden rule, kapatid. Hinahinayin natin. Tama na muna, ha? Baka hindi nyo malunok. Bukas ulit, golden rule ulit. Okay? Serye na ito. Serye na ito, Ate Sina. Oh, Ate CJ. Gusto nyo ba ito? Ate Nat. Oh, andyan si Ate Ret namin. Ate Hides. Ate Jen. Golden rule. Father Almighty, masikip nga ang golden rule na tama. Marami doon talaga kami noon, ganun din. Doon sa maluwang na paniniwala na akala namin tama. At marami doon. Kasama na rin kami noon. Ngunit itong golden rule mong tama, masikip. Kailangan namin kalamayin, kondisyonin ang aming mga puso para matupad namin ito. Ama, nasimula namin sa gabing ito ang golden rule mo, lalo mo pang palawakin ito upang mabago
ng tuluyan ang aming kamalayan. Kaya si kung ano ang aming kamalayan, yan ikaw, O Diyos. Kasi ikaw nagsabi, dinala mo sa harapan namin buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Mamili kami. Ikaw nagdala, Ama. Pumipili lamang kami. Kung anong pinili namin, yan ang Diyos. E salamat, Ama, at pinili namin ang buhay na ikaw sa gabing ito. Ang makitid. Dahil hindi ito natatagpuan ng marami. Makitid na daan. Ang golden rule na totoo. Nagbibigay ng lahat ng mabubuting bagay. Ama, kami kagalingan ng pangalan at kapatid ni Sister Wing na sa hospital nagising. Kami na yun ang kagalingan. Ano man ang pangalan niya, sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming katauhan, lumabas ka sa hospital na yan. Magaling, malusog in Jesus. Mighty name we release to you. Now, angels of God carry it out. Dalhin sa kanyang kagalingan na nagsimula sa amin. In Jesus' mighty name. Amen. Sa mga naghaharap, naghahanap, tapos na ang inyong paghahanap. Tayang simula ng kasaganaan ng buhay ni I am sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Pinakakawalan ko sa inyong lahat mula sa aking simula na may buhay, I am na Diyos na di nakikita ang lahat ng pagpapalang na ukol sa inyo sa panahon na ito. In Jesus' mighty name, receive it now! Amen. Amen. I feel it. You receive it, guys. Receive it. Say, I receive it. You receive it. You agree. We are the beginning of all things. Amen? Thank you. Father Almighty, salamat po. We give you back the honor and the glory and the dominion. Abba, Daddy, sa pangalan ng aming katuwiran, aming buhay, aming ulo, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, thank you guys. Thank you, thank you. Wrap lang itong ating pagtuturo sa oras na ito. Bukas, plansahin natin ha. Maaring kuelyo pa lang ito na plansa natin ngayon. May manggas pa. Ha? May katawan pa. Okay? May pantalon pa. Okay? So, huwag kayong manghinawa. Ha? Guys? You receive it? It's yours, guys. Why? Kung ako ang nagsimula, so what? Bukas makalaway, ikaw naman simula. At least may nagsimula. Nakatawa ng ulo. Nalarawan ng Diyos na di nakikita. Ikaw ito. Amen? I hope you love this. May napulot ba tayo bago? I love you guys. I love you. Good night. Mag-walking pa ako eh. Hindi na ako naka-walking. See you!